Nagkaroon po ng pagdinig ngayong araw na ito sa petisyon na makapagpiansa si Janet Leigh Napoles. Idinitalya ng prosekusyon yung mga naging transaksyon ni Senator Juan Ponce Enrile sa itinuturong utak ng pork barrel scam. Mismong si Enrile Pangaraw ang sumulat at nag-endorso sa ilang NGO ni Napoles. Nakatutok si Joseph Boro. Sangkaderbang folder na naglalaman ng mga transaksyon ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Senator Juan Ponce Enrile ang inihirap ng prosekusyon sa pagdinig kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama sa mga dokumento ang sulat na ito umano ni Enrile sa implementing agency ng National Livelihood Development Corporation o NLDC noong 2009. Dito sinabi ni Enrile na binibigyang kapangyarihan niya ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jose Evangelista para pumirma sa mga dokumentong kaugnay na tinatayang 100 million pesos niyang PDAF. Ayon kay Prosecutor Annelyn Cabelis, si Enrile raw mismo ang sumulat sa NLDC at ang pinuntahan daw ng pondo ang non-government organization o NGO na konektado kay Janet Leigh Napoles, ang Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation o CARED. Bukod sa CARED, nagbigay rin daw si Enrile ng aabot sa 20 million pesos sa masaganang ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated o MAMFI, isa ring Napoles NGO, para ito sa livelihood project tulad ng training para sa manicure at pedicure para sa mga munisipalidad sa Nueva Ecija, Isabela, Batangas, Davao Oriental at Zamboanga del Norte. Ayon sa Commission on Audit, 6 na mga Napoles NGOs ang pinuntahan daw ng pork barrel ni Senador Juan Ponce Enrile. Karaniwan daw na pumipirma para sa senador ay ang kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes at ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jose Evangelista. Nang sulatan daw ng Commission on Audit o COA para beripikahin ang mga pirma, kinumpirma ito ni Enrile. Sa sulat sa COA noong March 2012, pinahihintulutan nga niya raw si Reyes at Evangelista na pumirma sa mga dokumento at ang ipinakitang sample ng mga pirma ng COA, pawang kina Reyes at Evangelista. Ayon naman sa abogado ni Enrile na si Attorney Joseph Sagandoy Jr., walang inendorsong NGO ni Napoles ang senador. Hindi rin daw totoo na binigyan niya ng authorization si Reyes at Evangelista para pumirma ng mga dokumento. Sa gitna ng pagdinig, nagdadasal ng rosaryo si Napoles. Ipinakita niya sa amin ang rosaryo na sabi niya ay personal na rosaryo raw ni dating Pope at ngayon St. John Paul II nung bumisita raw siya rito sa Pilipinas. She's praying 2,000 rosaries every day. Even then, even nung wala pa siyang kaso. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.